Hindi raw nakonsulta ang Commission on Human Rights sa binuong super body ni Pangulong Bongbong Marcos para mas maprotektahan ang karapatang pantao. Sa kabila nito, tiniyak ng CHR na hindi nito maapektuhan ang kanilang mandato na sa frontline ng balitang yan. Si Brian Basa. Ito ang mismo o Management Information System Monitoring Outlet. Online sumbungan ng mga Pilipinong naaabuso ang karapatang pantao. Sa July 1 nakatakdang buksan ng Commission on Human Rights ang mismo matapos ang higit isang taong pagpaplano. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpalato, patunay ang online sumbungan na ito na tuloy-tuloy ang mandato ng komisyon sa gitna ng bagong super body na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para mapalakas ang proteksyon sa karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote human rights in the Philippines. Sa ilalim ng Administrative Order No. 22, ang bagong super body ay tatawaging Special Committee on Human Rights Coordination. Ipagpapatuloy nito ang mga inisyatibo ng United Nations for the Joint Program on Human Rights sa pagpapatupad ng batas, criminal justice at policy making. Pangungunahan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Co-Chairperson si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, at miyembro ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Ayon sa CHR, hindi sila nakonsulta sa special committee na ito. Gayunpaman, handa raw silang makipagtulungan kung kakailanganin. Pwede ho kaming pumasok maging parte nitong committee na to as observer dahil yan naman din po ang mandato namin na merong bridging role as a national human rights institution. We provide technical assistance or policy advisory to concerned agencies of the government. Nauna na rin sinabi ng Human Rights Watch na hindi na kailangan ng bagong komite para matiyak na napangangalagaan ng karapatang pantao sa ating bansa. Dapat i-make sure niya na ma-maintain ito ang independence ng CHR. At dapat din Mr. Marcos or the administration should abide by the domestic and international commitment ng Pilipinas sa human rights. So, in other words, hindi kailangan ng bagong mekanismo para magkaroon ng accountability. Pabor naman si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa bagong special committee. Pero sana raw kumuha ng miyembro sa civil society na may malaking kaalaman sa human rights advocacy. Suportado naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang special committee para mapalakas ang paggalang sa human rights. Hiling naman ni Senator Cheese Escudero, matutukan sana ang lahat ng human rights violations sa bansa at hindi lang yung mga nangyari noong rehimeng Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.